siya na nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagambitin. Saan man kumaroon, siya'y sasama. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawa, binigyang pansin ang isa. Pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Siya na nagbigay ng bagong buhay, ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man bumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa. See you.
dakila ang Panginoon. Amen? Sa gabing ito, minsan pa, napatutunayan ng Diyos na siya'y dakila sa ating mga buhay. Alam niyo po, kanina, habang pong ginagawa ko po itong sermon na ito, ituturo ng lingkod niyo sa gabing ito, sabi ko kay Pastor Jack, naiiyak naman ako dito sa mga sinusulat ko. Bakit po? Kasi minsan pa mararanasan natin at malalaman natin kung gaano kadakila yung Diyos na ating pong pinagkakatiwalaan. Tunay ngang karapat dapat siyang pagkatiwalaan. Amen? Hindi nabibigo ang nagtitiwala sa Kanya. Hindi napapahiya sa anumang paraan. Ang gusto lang ng Diyos, 100% yung pagtitiwala mo sa Kanya kahit ang mga bagay na nakikita mo ay parang kakaiba sa mga bagay na pinapanalangin mo. Gusto niya yung pagtitiwala mo kahit hindi mo maintindihan bakit nangyayari sa buhay mo. Gusto niya yung pagtitiwala mo kahit hindi mo maintindihan bakit kailangan mo yung pagdaanan at maranasan. Gusto niya yung pagtitiwala mo kahit wala kang nakita sa iyong physical na mata. Pero spiritually, nagtitiwala ka may ginawa ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At gusto ng Diyos yung pagtitiwala mo na kahit wala kang nararamdaman, parang kakaiba yung sitwasyon mo, pero patuloy kang nagtitiwala. Pag sinabi ng Diyos, gaganapin nga. Sa kanyang takdang panahon at hindi sa panahon natin, ang kailangan lang yung patuloy na pagtitiwala natin. So sa gabing ito, tayong lahat muna yumuko, tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na patuloy namin, Panginoong, dinadakila sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na tunay nga, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Minsan pa sa gabing ito, patutunayan mo sa amin ang sinabi mo'y gaganapin mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa Espiritu Santo na lagi namin kasama sa tuwing kami nagkakatipon, sa tuwing kami mag-aaral, makikinig ng salita mo. May Espiritu Santo na tunay nga nagbibigay sa amin ng karunungan. Tunay ngang umaabot sa aming pangangailangan, kumakatagpo sa laman ng puso namin, yung mga bagay na hindi masabi ng labi namin, yung mga bagay na hindi alam ng mga tao sa paligid namin, yung mga bagay na lihim, Panginoon, sa lahat, pero hayag sa iyong harapan. Salamat, ikaw ang kumakatagpo. Sa gabing ito, minsan pa, bigyan mo kami ng kaliwanagan patungkol, Panginoon, sa mga pangako mo upang patuloy naming panghawakan ang mga salita mo na sinabi mo, Lord. Mapaparang ang langit at ang lupa, pero ang kaliit-liitang salita mo hindi mawawala ng bisa. Patuloy kami, Panginoon, magdeklara at sumandal sa pangako mong yan. Hindi mawawala ng bisa ang bawat salitang binitawan mo, Panginoon. Kaya patuloy namin itong panghawakan. Salamat po sa pagsama mo sa amin sa gabing ito. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Lahat ay mababa. Walang taong mataas. Walang grupong maitaas. Walang relihiyong maitaas, Panginoon. Walang pastor na maitaas. Walang sino mang maitaas sa gabing ito. Sa araw-araw namin pakikinig ng salita mo, ikaw lamang ang mataas, Panginoon. Dahil ikaw nagsabi, kung itataas namin ang pangalan ni Jesus, maraming tao kang ilalapit, Panginoon. Lord, salamat po. Sa gabing ito, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang at lahat ng parangal karapat dapat, Panginoon, para sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So napakasarap po na laging ideklara natin sa buhay natin na walang dapat maitaas sa buhay natin kundi ang Panginoon. Hindi po grupo, hindi po relihiyon, hindi anumang denominasyon. Kasi lahat ng tao, grupo, relihiyon, denominasyon, kailangan ng lakas, kapangyarihan, karunungan at kakayanan na galing sa Diyos. Lahat dahil sa Panginoon. Kaya sa bawat pag-iipon natin, ang Diyos lamang ang dapat maparangalan sa ating kalagitnaan. Amen? Thank you, Lord, sapagkat siya'y patuloy na nagtitiwala ng buhay. Thank you, Lord, kapag patuloy tayong humihinga. Thank you, Lord, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Diba? Napakasarap. Naglagi pong naaalala na ang Diyos nagtitiwala sa'yo. Ako po, kada po uupo ako dito. At magsisimula tayo, bawat nadadagdagan ng viewer, ng views, nadadagdagan, na yung puso ko laging bumubulong, Lord, salamat sa patuloy mong pagtitiwala sa amin. Diba? Kasi ang Diyos ang nagtitiwala eh. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan. Yung kakayanan natin galing kay Lord. Yung karunungan natin galing kay Lord. Yung lakas natin galing kay Lord. Ngayon nga po, lagi
kundi dideklara po yan sa buhay ko na tunay nga ang lahat dahil sa Panginoon. Amen po. Pag-aralan natin, kabuhay muli ng Panginoong Yesus. Hindi ko po alam bakit ito po. Minsan ay siguro malapit na ang mahal na araw. At alam niyo po ba, sa mahal na araw, sabi ng Diyos, aalalahanin natin yung kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na napakalaking significant sa buhay nating mga mananampalataya. Amen po. Pag-aaralan po natin yan. Sa April 1 to 3 kasi ang mahal na araw. So, tune in lang kayo dyan. Pag-aaralan po natin ang pitong wika na binitawan ng Panginoon sa cross sa Calvary. Amen po. So, sa gabi ito, sabi sa Matthew 28 verse 6, He is not here. Sabi niya, Matthew 28:6, angel po nagsasalita rito. He is not here. He has risen just as He said. Come and see the place where He lay. Sa Tagalog, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Ang nagustuhan ko nitong word, yung katulad ng kanyang sinabi. Kasi isang bagay na nagpapatunay na sinabi niya na ganap. Katulad ng kanyang sinabi, wala na siya rito sapagkat siya'y nabuhay na muli. Katulad ng kanyang sinabi. Okay, hali kayo, tingnan nyo ang pinaglagyan sa kanya. Diba? Pag yun lang palang mineditate mo Kumbaga parang magkakaroon ka na ng faith kay Lord Diba sabi niya, tulad ng kanyang sinabi, naganap yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya doon natin malalaman talaga na pag sinabi ng Diyos, gaganapin niya. Pag binitawan niya, mangyayari. Kaya nga ang Diyos karapat dapat pagkatiwalaan. Dito pa lang, kahit hindi na natin ito pala pahabain pa, hindi pag-aralan, doon pa lang sa teksto natin, hindi ba sabi niya, wala na siya rito. Sabi niya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, katulad ng sinabi niya na after 3 days, mabubuhay akong muli. Di po ba? Napakaganda na talaga ang Diyos pag sinabi niya, gaganapin niya. Hindi talaga sinungaling ang Diyos. Katulad ng sinabi niya sa Romans, di ba? Ay sa Numbers 23 verse 19. Hindi ako tulad ng tao na sinungaling. Ang plano ko hindi nagbabago. Pag sinabi ko, gagawin ko. Pag pinangako ko, tutuparin ko. O di ba? Ito po, pag-aralan po natin, napakaganda pong mensahe na patuloy na pinapakita sa atin ng Panginoon, karapat dapat mo siyang pagkatiwalaan. Karapat dapat siyang sandalan. Karapat dapat natin ilagak ang tiwala natin sa kanya. Bakit? Katulad ng sinabi niya, nagkaroon ng kaganapan. Amen po. Sabi sa verse 27, Matthew chapter 27 verse 62 to 66, sabi doon, kinabukasan, alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo. Sinabi nila, naaalala po namin na sinabi na mapagpanggap na iyon, si Jesus po ang tinutukoy nila. Naaalala po namin na sinabi na mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. So itong mga saserdote at itong mga saserdote at mga Pariseo nagpunta kay Pilato at pinaalala nila kay Pilato. At natatandaan niyo po ba na yung mapagpanggap, tawag nila mapagpanggap sa English, deceiver, yung sa isang ibang translation, liar, yung sinungaling, natatandaan nyo ba na sinabi nung mapagpanggap na yun, nung siya'y nabubuhay pa, na 3 araw, mabubuhay daw siyang muli? Sinabi nila kay Pilato, natatandaan nyo ba na sinabi nung sinungaling na yun, nung siya'y nabubuhay pa, na after 3 days, mabubuhay daw siyang muli, sa ibang translation, mapagpanggap, yung deceiver na yun, sabi nila, na sa 3 araw mabubuhay siyang muli. So, pinapaalala nila kay Pilato yung binitawang salita ng Panginoong Yesus. Tuloy natin. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. So, hindi maalis sa isipan nila yung sinabi ni Jesus na ako'y mamamatay, magsasuffer, mamamatay. Pero after 3 days, ako'y mabubuhay na muli. So, habang nakalibing si Jesus, pinuntuhan ng mga Pariseo at ng mga saserdote, mga religious leader po ito, na pumunta sila kay Pilato. Si Pilato parang governor, siya yung pinakamataas noon. Kaya pinuntahan nila, naaalala nyo ba? Pinaalala nila kay Pilato, yung sinabi ng sinungaling na yun, nung nagpapanggap na yun, nung siya'y buhay pa, na after 3 days, mabubuhay daw siyang muli. Kaya pumunta pa, magpadala po kayo ng mga tauhan.
Sabi niya, pabantayan niyo po ng mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka po maroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay. Sabi nila, at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang pandarayang ito'y magiging masahol pa sa nauna. O diba, sabi nila, mahal na Pilato, pabantayan niyo po yung libingan. Libingan niya hanggang makatatlong araw. Kasi baka mamaya nakawin ng mga alagad yung kanyang bangkay at sabihin na siya'y nabuhay na muli. At ito na naman, panibago na namang panlilin lang, sabi niya, pandaraya at ang pandarayang ito'y magiging masahol pa sa nauna. Anong gusto yung pakita nito sa atin dito? Pag-aralan natin. Ang chief priests and Pharisees met with Pilate. Pilato, pumunta sila. Ang Pharisees is a member of an ancient Jewish sect distinguished by strict observance of the traditional and written law. Alam natin, pinag-aralan natin kahapon, ano ang Pariseo? Ang Pariseo is stricto sa pagsunod sa batas. Mga religious, member ng Jewish sect distinguished by strict observance of the traditional and written law. Eh, sino kasama niya? Ang kasama nila ay mga chief priest. Ang chief priest po was the high priest in Jesus' day. Pag sinabing chief priest, pinakamataas na namumuno sa mga priest, di ba? Kaya nga high priest. Ang time na yon, panahon ni Jesus, ang high priest noon ay si Joseph Caiaphas was the high priest in Jesus' day. So Joseph Caiaphas ang kasama nila. At si Pontius Pilate, the Roman prefect or governor of Judea. So si Pontius Pilate ang kanilang pinuntahan na siya pinaka-governor ng Judea. At ano nang nila? Accusation nila kay Jesus, a liar, a deceiver. Yung mapanggap yun, buhay pa. Sabi niya, mabubuhay. Nung buhay pa siya, sabi niya, after 3 days, mabubuhay siyang muli. Yung deceiver na yun, yung sinungaling na yun. Kaya pumunta sila kay Pilato. Mahal na Pilato, pabantayan mo yung libingan ni Jesus. Bakit? Baka, para praise na lang po. Baka nakawin ng mga alagad yung bangkay. Tapos palabasin na nabuhay siyang muli. Tapos another na naman, ano niyang panlilingan sa atin? Baka mas masahol pa dun sa nauna. Ano po ba yun? Sabi doon, so Pilate gave an order for the tomb to be made secure until the third day. So, nag-utos si Pilato, sige, magpadala kayo ng tauhan. Sige, pabantayan nyo. Nag-approve si Pilato. Yung libingan up hanggang ikatlong araw, sabi nila. Kasi na-convince nila si Pilato. His disciples may come and steal the body and tell the people that he has raised from the dead. This last deception will be worse than the first. So they put a seal on the stone and posting the guard. So, ang ginawa nila, naglagay sila doon, sinelyuhan nila yung stone na nakaharang sa libingan at naglagay sila ng mga bantay para walang pwedeng kumuha ng bangkay ni Jesus na mga alagad niya. At pag kinuha ng mga alagad, palalabasin na ano daw, na si Jesus ay nabuhay na muli. Yun yung kanilang pananaw nila. Ano ba yung unang panlilinlang na sa tingin nila ginawa ni Jesus? Kasi pag nangyari ito, ano niya panibagong panlilin, pandaraya na naman yan. Mas masahol pa sa nauna. Ano ba yung nauna sinasabi nilang pandaraya na sinabi ni Jesus? The first will be that Jesus was the Messiah. Diba? Yun yung naririnig nila sinasabi ni Jesus, ako ang anak ng Diyos, ako ang tagapagligtas, I am the Messiah, ayaw nilang tanggapin. Kaya sabi nila, mandaraya, sinungaling yan taong yan. Kaya sabi nila, may sinabi siyang, after 3 days, mabubuhay siyang muli. Panibago na namang pandaraya yan na gagawin niya. Kaya pabantayan ang kanyang libingan para hindi makuha ng mga alagad. Dahil baka mas masahol pa yan sa unang kiniklaim niya na Messiah siya. Ngayon naman, ikiklaim na naman niya na buhay siyang muli. So, hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Kaya ganun na lang po ang kanilang eagerness na pabantayan yung libingan ni Jesus. Kasi alam nila, wala nang magagawa si Jesus kasi patay na. Hindi sila naniniwalang Messiah si Jesus. Hindi sila naniniwalang mamabubuhay ng muli si Jesus. Anong gusto ipakita sa atin dito ng Panginoon? Kapatid, maski kay Jesus, maski si Jesus ang nangaral, si Jesus ang nagdeklara na kung sino siya, pero hindi siya pinaniwalaan. Mga religious leader pa ang dinaniwala sa kanya. Ito yung reality, kapatid. Sa buhay natin, we are not exempted. Hindi lahat ng tao naniniwala sa sinasabi natin. Pero ang utos ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya hindi natin mauaalis talaga na minsan may against sa pangangaral natin. Kaya minsan may nababasa tayo dito, di ba? Na negative yung mga comment nila,
negative yung mga ganito nila. Bakit ka nangangaral? Babae ka. Meron pa nag-comment din sa akin, di ba? Ba't ka nangangaral? Babae ka. Kasi hindi sila naniniwala siguro sa pastor. Ha? Ang paniniwala nila, pastor lang. Ginagalang naman natin yun eh. Pero kalayaan natin to, di ba? Karapatan nating maipangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, yun yung sa ating galangan na lang tayo. Eh kung paniniwala ko, pwede akong gamitin ng Diyos kahit babae ako. O, ang paniniwala nyo, lalaki lang ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Eh sabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa matatanda, sa mga bata, sabi, sa babae at sa lalaki. Sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Bakit? Para magamit, maipangaral ang salita ng Diyos sa mga kabataan. O hindi lang mga matatanda nangangaral ha. Paano pa? Yung mga, kahit na may mga edad, sa babae at lalaki, lahat pwedeng gamitin ng Diyos. Dahil ang paggamit ng Diyos, hindi naman yung tao, hindi sa gender. Ang paggamit ng Diyos, nasa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kung gusto kong gamitin ng Diyos, may magagawa ba ang tao? Wala. Sabi ni Lord, pag hindi kayo nagpuri sa akin, bato uutusan ko. Kung yung bato nga, pwedeng utusan ng Diyos. Kung hindi tayo magpupuri sa kanya, yung donkey ni Balaam, ginamit niya para i-rebuke si Balaam. Pinagsalita ng Diyos yung donkey. Ibig sabihin nun, ang Diyos, kung sino gusto niyang gamitin, wala tayong magagawa. So babae pa, kung yung donkey na gamit ng Diyos para i-rebuke si Balaam, tayo pa kayang tao, ang pagkakaiba lang yung gender. So yung gusto pakatuto sa atin ng Panginoon, gusto pakatuto sa atin ng Panginoon na si Jesus hindi pinaniwalaan at mga religious leader pa hindi naniwala. Maano ha? Hindi ka pwedeng maging pariseyo, hindi ka pwedeng maging pariseyo at saserdote kung hindi ka nakapag-aral ng batas. Kailangan memorize mo ang batas, kailangan istrikto ka sa pagtupad ng written law at saka ng tradisyon na, ng tradisyon nila. So alam nila ang batas, alam nila ang ano, ang mga batas ni Moises, batas nung unang panahon, pero hindi nila pinaniwalaan si Jesus. So yun din yung reality. Huwag natin piliin, pilitin na ang salita ng Diyos, tanggapin ang lahat. Meron talagang hindi tatanggap. Ang sa atin, ipangaral. Kung tinanggap, salamat. Kung hindi tinanggap, wala tayong pananagutan. Ang tungkulin lang natin, sabi ng Diyos, sa mga huling araw, ipangangaral ang aking salita. Tanggapin o hindi, paniwalaan o hindi, hindi natin tungkulin yon. Na i-convince sila. Ang tungkulin natin, mangaral ang Espiritu Santo ang magkukonvince sa kanila o magkukonvict sa kanila. Kung magre-response sila, ang kaligtasan tatanggapin nila. Pero kung hindi sila magre-response, hindi natin sila pananagutan. Ang mahalaga, sumunod tayo na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? So kahit sabihin ng tao na, Pastora Janet, ba't nangangaral ka? Hindi ka naman qualified. Pastora Janet, ba't nangangaral ka? Hindi ka nga professional na speaker? Hindi ka nga professional na mag-live stream? Bakit ka nangangaral? Eh kahit paano sabihin ng tao, eh tinakda ng Diyos na magkaroon ng bed of promises at ako gamitin ng Panginoon. Hindi ako qualified sa paningin ng iba, pero eh gusto ni Lord eh. Sabi ko nga kay Lord, pag ayaw mo na, sabihin mo lang, Lord, I'm very much willing. Kasi Diyos ang gumagamit, Diyos ang tumatawag, Diyos ang pumipili. Naiintindihan po natin, wala namang qualified sa Bible eh. Lahat naman tayo, di ba? Lahat ng lingkod ng Diyos may kahinaan. Ang gusto lang ng Diyos, yung pusong masunurin na kahit may limitasyon tayo, gusto nating magpagamit sa Panginoon. Amen po. Yun po yung tinitingnan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko kay Lord, sige lang Lord, hanggat gusto mo akong gamitin, go! Hanggat gusto mo akong pagkatiwalaan, go! Hanggat gusto mo akong mangaral, go! Sabi ko kay Lord, eh susundin ko na lang ang Diyos kaysa ang tao. Kahit ayaw ng tao sa akin, kahit ayaw akong pakinggan, kahit hindi sila naniniwala sa sinasabi ko, mas susundin ko ang Diyos na nag-utos sa akin. Baka kasi pag hindi ko na sinunod yung kalooban ni Lord at yung purpose ng Lord, eh baka bukas kunin na ako ni Lord. Amen. Bakit? Eh kasi kaya tayo sinilang ng Diyos para maganap yung purpose niya sa buhay natin. At ang purpose ng Diyos, magamit tayo para maipangaral ang salita ng Diyos. Magamit tayo para malaman ng tao na may kaligtasan. Para malaman ng tao may pag-asa. Para malaman ng tao may Diyos na buhay. Hindi patay si Jesus. Sabi niya, after 3 days, wala siya rito. Sabi niya, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Ang gusto ipakita sa atin dito ng Panginoon, makinig po kayo. Lahat ng viewers, buhay ang Diyos na tinatawagan natin. Pagpatay, walang magagawa. Pero sabi niya, after 3 days, mabubuhay ako muli at babalik sa aking Ama. Kapatid, si Jesus buhay,
may magagawa siya sa buhay mo. May magagawa siya sa problema mo. May magagawa siya sa sakit at karamdaman mo. May magagawa siya sa pangangailangan mo. May magagawa siya sa anak mo. May magagawa siya sa pamilya mo. Sa asawa mo. May magagawa siya sa kahinaan mo. May magagawa siya sa kakulangan mo. Lahat ng kulang sa'yo, may magagawa si Jesus. Bakit? Hindi siya patay. Buhay siya. Namatay, pero after 3 days, nabuhay siyang muli. Katulad ng kanyang sinabi, ang buhay may nagagawa. Ang patay, wala ng pakinabang. Amen. So gusto ipakita sa atin ng Panginoon sa gabing ito, nabuhay siyang muli, katulad ng kanyang sinabi. Kaya ang Diyos, karapat dapat pagkatiwalaan, karapat dapat sandalan, dahil buhay ang Diyos na ating tinatawagan. Amen? Kahapon pinag-aralan natin sa pangalan ni Jesus. Kaya pag ginagamit mo yung authority yung binigay ng Diyos sa iyo sa pangalan ni Jesus, ay may power yan. Bakit? Buhay si Jesus. Naririnig niya yung dinideklara mo. Naririnig niya yung mga bagay na pinapanalangin mo sa pangalan niya. Naririnig niya yung nire-request mo. Alam niya ang puso mo. Kita niya ang pagluha mo. Alam niya ang kabigatan mo. Walang nalilihim sa kanya. Buhay siya. Pag buhay, may nagagawa. Pag buhay, kaya mong kumilos sa buhay natin. Patay lang ang walang pakinabang. Pero sabi ni Lord, na wala na siya rito, na buhay siyang muli, katulad ng kanyang sinabi. Amen. Tuloy po natin. So ang unang, ano daw, ang talagang ito yung pandaraya daw nagsinabi ni Jesus, siya daw ang Messiah, tagapagligtas. Hindi nila pinaniwalaan. Ngayon, mas masahol pa yung idideklara niya na siya'y mabubuhay na muli after 3 days. Kaya pabantayan niyo yung libingan. Baka nakawin ang alagad ang kanyang bangkay at palalabasin nila yung Jesus na yan. After 3 days daw, mabubuhay na muli. Tingnan natin. Sabi ni Pilato, sige, magdala kayo ng tauhan. Sabi niya doon, take a guard, sabi ni Pilato. Sabi doon, either of Roman soldiers or of their own temple police. It implies that they were answerable to Pilate, the governor. Kaya sabi ni Pilato, sige, magdala kayo ng bantay, pabantayan nyo. Ibig sabihin, accountable sila kay Pilato pag merong nangyari sa bangkay ni Jesus. Kasi binigyan ni Pilato sila ng kapahintulutang gawin yung request nila. Pero sabi ni Pilato, sige, magdala kayo ng bantay, pabantayan nyo. Binigyan sila ng approval. Tuloy natin, verse 28. Ito na nangyari. Tuloy natin. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ninuman. Talagang sinigurado nila na walang makakakuha ng bangkay ni Jesus para sabihing na buhay na muli si Jesus. Tingnan natin ang nangyari. Matthew 28, verse 1-5. Basahin natin. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukan liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. So pumunta doon si Maria Magdalena at isa pang Maria na kung kailan ang sabi po doon sa Matthew 27 verse 61 na nandun din yung dalawa nung si Jesus ay ipalibing ni Joseph, yung mayaman. So si Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb nung si Jesus ay inilibing. There was a violent earthquake. Sabi doon, may nangyaring biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. So ang nangyari, bago dumating itong dalawa, si Mary Magdalene at yung isa pang Mary, lumindol daw, nagkaroon ng earthquake dun sa lugar ng libingan ni Jesus. At ang nangyari, may isang anghel na bumaba mula sa langit at iginulong ang bato. At pagkagulong ng bato, umupo siya dun sa ibabaw ng bato. At ang sabi dun, yung mga bantay na tulala, sila ay parang hinimatay. Kumbaga parang, ang sabi dun, ang mga bantay, nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. So, sabi na bulagta po yung mga bantay, wala silang nagawa. Sabi doon, just as he said, okay, there was a violent earthquake. Make it clear that the events of verse 2 and 4 occurred before the women actually arrived at the tomb.
Eh, nung dumating sila, Mary Magdalene at yung isa pang Mary, yung anghel, kausap nila, nakaupo na sa bato. Wala na po yung bangkay ni Jesus doon. Kaya sabi doon, only Matthew in the four Gospels mention this earthquake and the one at Jesus' death. So sa book of Matthew lang natin mababasa ito, si Matthew lang ang nag-record dito patungkol sa earthquake na nangyari bago dumating ang dalawang Mary dun sa libing ni Jesus. Tuloy natin, verse 26. O, sabi doon, tuloy natin. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. So sabi ng anghel kay Mary nung dumating sila, wala na ang bangkay ni Jesus dito. Katulad ng sinabi niya, di ba? Sabi niya, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tingnan niyo ang pinaglagyan sa kanya. Nung pumasok yung dalawa, wala na yung katawan ni Jesus o yung bangkay ni Jesus sa loob ng libingan. Ano gusto para sa atin ng Panginoon? Habi do Matthew, Mark, Luke record a cleansing of the just as he said, verse 6. Wala na siya rito, sabi niya. Tingnan ninyo. Sabi lang, wala na siya rito, siya'y nabuhay na muli katulad ng sinabi niya. Ano bang senaryo na sinabi ng Panginoong Yesus na siya'y mabubuhay na muli after 3 days? Basahin natin sa John chapter 2, verse 13. Dito po, makikita natin pagkabanggit ni Jesus na siya'y mabubuhay na muli. Sabi doon, malapit na ang Paskwa, John chapter 2, verse 13 to follow. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ito yung senaryo na si Jesus ay dumalaw sa templo. Eh merong festival katatapos lang. Nakita niya yung mga nagtitinda ng baka, nagtitinda ng tupa, nandoon sa labas ng simbahan. May namamalit pa ng pera. Sabi niya, ang ginawa ni Jesus, pinagtauban niya yung mga lamesa, pinagtauban niya yung mga paninda ng mga tao. Ang sabi niya, alisin niyo yan dito sa bahay ng aking ama. Sabi niya, huwag niyong gawin, sabi niya, alisin niyo rito mga iyan, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso. Diba? Literal temple yun. Pero ganun na lang ang malasakit ni Jesus. Alisin nyo yan. Huwag nyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Sapagat nag-aalab sa aking puso ang aking concern sa bahay ng aking ama. Literal temple po yun. Pero concern ng Panginoong Jesus. Ano pang pagkasabi dito? Bano na? Tuloy natin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Naggalit yung mga Hudyo. Anong tanda? Sabi niya, anong tanda ang maibibigay mo sa amin o katibayan na pwede mong gawin sa amin ang mga ito? Na pagtauban mo yung mga tinda namin, palayasin mo kami sa templong ito. Sabi ng mga Hudyo. At ang sabi, tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Oh, sabi ng Panginoon, sabi ng mga Hudyo, ano ang tanda o katibayan mo para gawin mo sa amin to na palayasin mo kami sa templo? Ano ang karapatan mo? Sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, gibain nyo ang templong ito. After 3 days, muli kong itatayo. Nagulat yung mga Hudyo. Bakit? Sabi niya, 46 years tinayo tong templo. Gigibain namin, tapos after 3 days, tsaka mo lang, maitatayo mo ng 3 araw, 46 years to tinayo ng mga ninuno namin, bago to naging templo, tapos 3 araw, nagulat yung mga Hudyo. Anong gusto ipakita sa atin ng Panginoon? The Jews thought Jesus was referring to the literal temple, but John tells us that it was not.
Akala ng mga Hudyo ang tinutukoy na sirain nyo ang templong ito, itatayo ko after 3 days. Ang tinutukoy ni Jesus, hindi yung literal temple. Sino siya? Patayin nyo ang templong ito after 3 days, muli kong itatayo. Yun yung sinasabi niya. Templo. Anong gusto para sa atin dito ng Panginoon? Minsan isa pa, uulitin natin. Ang Diyos hindi sa literal temple na mamalagi. Ang tunay na templong tinutukoy ni Jesus, tayo. Kaya sabi niya, gibain nyo ang templong ito after 3 days muli kong itatayo. Kapatid, ikaw ang templo ng Diyos. Nananahan sa'yo ang Diyos. Ikaw ang templo ng Diyos. Ang Diyos kasama mo. Yung concern ni Jesus sa literal temple, ganun na lang. How much more tayong tunay na templo ng Diyos. Kaya kanina minimeditate ko ito, naiiyak ako eh. Bakit? Sino tayo para ang Diyos manahan sa atin? Sino tayo para samahan tayo ng Diyos? Sino tayo para yung Diyos na makapangyarihan? Kasi sabi ni Jesus, sirain niyo itong templong ito after 3 days. Muli kong itatayo. Yun yung katawan niya ang tinutukoy dito. Kaya nga sabi niya, namatay siya after 3 days, nabuhay siyang muli. Dahil ang tunay na templo, hindi yung literal na templo, bagamat concern siya. Kung concern siya sa literal temple, how much more ikaw na templo ng Diyos? Hindi papayag si Lord na sirain ka ng kaaway. Hindi papayag ang Diyos na maging talunan ka. Hindi papayag ang Diyos na ang templo niya sirain ng kaaway. Tandaan mo yan. Ang kailangan mo lang magtiwala. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Ang kailangan lang natin magtiwala. Concern ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang gusto lang ng Diyos yung buong-buong magtitiwala at pananampalataya natin na meron siyang kakayanan. Sabi niya, wala na siya rito, nabuhay na siyang muli. Katulad ng sinabi niya. Kapatid, pag sinabi ng Diyos, gaganapin niya. Sabi niya, pagagalingin ka niya. Sa mga latay ni Jesus, nagkaroon ka ng kagalingan, idikla mo yun. Sabi ni Jesus, kung ang ibon sa parang hindi nagpapagal, pinakakain ko, hindi kita pababayaan. Sabi ni Jesus, kung yung buhok mo bilang ko, ano pa yung pangangailangan mo? Tulad ng sinabi niya, gaganapin niya. Concern ng Diyos sa atin, templo tayo ng Diyos eh. Kapag inisip mo yan na ang Diyos na nananahan sa'yo, yung Diyos na banal, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na sinasamba ng lahat ng anghel, yung Diyos na makapangyar, pinakadakila sa lahat, nasa puso mo. Ngayon, concern ng Diyos sa'yo, kaya kapatid, huwag mo isipin pinababayaan ka ng Diyos. Huwag mo sabihin, huwag mong ibuka ng labi mo na ang Diyos galit sa iyo. Huwag ibuka ng labi mo na ang Diyos walang magagawa. Huwag ibuka ng labi mo na ang Diyos ay pabaya. Huwag ibuka ng labi mo na pinabayaan ka na ng Diyos. Bakit sabi ng Panginoon, itong templo na to sirain nyo, tatayo ko after 3 days. Kala ng mga Hudyo ang tinutukoy niya yung literal temple. Doon sinabi ng Panginoon. Kaya tuloy natin, sabi niya, muli niya itong binanggit sa Matthew 27:40 nung siya'y nasa cross of Calvary. Nung siya'y kinukutsa ng mga ng magnanakaw na nakapakong kasama niya. Diba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Ipinaalala uli sa kanya yung binitawan niya. Sabi sabi sa kanya, diba ikaw yung nagsabi na pagkatapos ng 3 araw, ikaw yung gigiba ng templo, at pagkatapos ng 3 araw, sabi doon, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Diba, inalimurasya ng mga Hudyong sundalo, inalimurasya, sabi niya, diba sabi mo, gigibain mo ang templo, at after 3 days, muli mong itatayo. Kung totoong anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus, at iligtas mo ang iyong sarili. Kinukutsa nila ang Panginoong Yesus, muli nilang ibinalik yung sinabi ng Panginoon na mamamatay ang tagapagligtas, pero after 3 days, mabubuhay akong muli. Binalik nila. Pero sabi po doon, 46 years the temple was finally completed. Recalled what Jesus had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus has spoken. Tuloy natin. Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus, verse 21,
John chapter 2 verse 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nung si Jesus ay mamatay at nabuhay after 3 days, naalala nila yung sinabi ni Jesus dun sa templo na ang tinutukoy ni Jesus na templo, sirain nyo at itatayo ko after 3 days. Yung pala si Jesus, yung katawan ni Jesus. Kaya naniwala sila sa scripture at naniwala sila sa sinabi ni Jesus. Dahil pag sinabi ng Diyos, magaganap. Katulad ng sinabi niya, mabubuhay siyang muli. Ano pangako ng Diyos na ibabalik niya sa iyo? Kapatid, kaya nga lagi ko yung tinuturuan, ideklara mo ang salita ng Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, diniklara ng labi mo, babantayan ng Diyos para magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Declare the word of God. Bakit? Hindi yan babalik ng walang nagaganap. Bakit? Pag sinabi ng Diyos, gaganapin niya. Kaya sabi niya, wala na siya rito, nabuhay na siyang muli. Katulad ng sinabi niya, nangyari. Naniwala ang mga alagad na si Jesus nakabalik na, nabuhay na muli siya. Naniwala sila sa salita, sa scripture at sa sinabi ni Jesus. Bakit? Lahat ng sinabi ni Jesus nagkaroon ng kaganapan. Tuloy po natin. At dun sa Matthew 27 verse 4, 27 verse 40, yun yung sinabi sa kanya ng mga nanlilibak sa kanya. At basahin natin si 11:15. Balik po tayo sa 11:15. Okay, 11:15 na. Pagkaalis sa mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. So yung mga kawal na nabulagta dahil nakita yung anghel, bumalik sa mga saserdote, bumalik dun sa mga pariseo at kinuwento yung totoong nangyari na si Jesus ay nabuhay na muli, na si Jesus ay may anghel at si Jesus ay nawala ang bangkay sa libingan. Anong ginawa ng mga pariseo at mga saserdote? Sinuhulan nila at matapos makapagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Sinuhulan nila yung kawal na naka-witness na si Jesus ay nabuhay na muli. At anong, siyempre, pera, tinanggap ng mga kawal. At ang sabi nila, kami ang bahala sa gobernador kung karating man. Ang sabihin nyo, dumating ang mga alagad at ninakaw ang bangkay ni Jesus. Kaya nawala sa libingan. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Kaya naghaantay pa rin sila hanggang ngayon ng Mesiyas. Pero tayo ang inaantay natin ang pagbabalik ng Diyos na nangako. John 14, may pangako si Jesus. Ba, pupunta ko sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan sa kalangitan, babalik ako, kukunin ko kayo. Dahil gusto ko kung nasaan ako, nandoon kayo. John 14 verse 1, pangako ng Diyos. Babalik siya. Nandun siya ngayon sa piling ng kanyang Ama, pinaghahanda tayo ng matitirahan. At kapag naipaghanda na tayo, babalik siya, kukunin niya tayo. Bakit gusto niyang Diyos kung nasaan kayo, nandoon din ako. Kaya kapatid, pag sinabi ni Jesus, magaganap. Kaya sa buhay na kaya, okay, sabi ko yung pinag-aralan natin, papahirin ang luha. Yung kapaguran matatapos, dadalhin tayo ni Jesus sa kalangitan. Pinaghahanda niya tayo ng ating matitirahan. Kaya kapatid, hindi ka taga lupa. Sa lupa may kapigatian, pero may katapusan yan. Ito sabi, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. John 14, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus,
ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, sa gabing ito ang mensahe sa atin ng Panginoon ay manalangin. Ano mensahe ni Lord sa atin? Pag sinabi ni Jesus, magaganap. Ano yung salita ng Diyos ang pinanghahawakan mo? Hindi sinungaling ang Diyos. Napagkakatiwalaan siya. Gusto lang ng Diyos yung 100% na pagtitiwala. Kahit minsan parang wala kang nakikita. Tuloy lang. Declare mo lang isang araw makikita mo. Hindi ba ang salita ng Diyos na walang magaganap? Babantayan niya mga salita niya magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Buhay ang Diyos na tinatawagan natin. Buhay si Jesus na tagapagligtas natin. Tayo ang templo ng Diyos. Hindi siya papayag sirain tayo ng kaaway. Hindi siya papayag na igupo tayo ng problema. Hindi siya papayag na igupo ka ng problema at pagsubok, ng pangangailangan, ng problema sa mundo ito, ng persecution, ng rejection ng tao, ng sakit ng kalooban, mga pangit na karanasan, mga ginagawa ng tao sa kapaligiran. Hindi papayag si Jesus na tayo'y maging talunan. Templo tayo ng Diyos. Kung paano concern siya sa literal temple, concern siya sa atin. Buhay ang Diyos, ang yung tandaan. Magtiwala ka lang, may ginagawa ang Diyos. Amen. Ayun natin yung mukot manalangin. Panginoon, salamat sapagkat sa nalaman namin sa gabing ito, alam sa amin, buhay ang Diyos na amin pinaglilingkuran. Hindi man pinaniwalaan ang mga sadus ng mga pariseyo. Hindi man pinaniwalaan ang Pari God. Naniniwala kami, Lord God. Totoong naganap. Wala na siya rito. Siya'y nabuhay na muli katulad ng kanyang sinabi. Gusto mo ipakita sa amin, Panginoon, pag sinabi mo magkakaganap. Pag sinabi mo magkakaroon ng kaganapan. Hindi sinungaling ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hindi sinungaling ang Diyos na aming tinatawagan. Hindi sinungaling ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Hindi sinungaling ang Diyos na aming sinasandalan. Concern kasi literal temple. Lalong higit kami na templo ng Diyos, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito, iut mo po ang iyong kamay. Abutin mo po ang mga kapatid kung nawawala na ng pag-asa. Abutin mo po ang mga kapatid ko na sumusuko na. Abutin mo po ang mga kapatid ko po, Pari God, na bumibigay na, napapagod na, Panginoon. Abutin mo po ang mga kapatid ko, Panginoon. Patunayan mo, Panginoon, na tunay nga pag sinabi mo magaganap. Tunay nga, Panginoon, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Namatay kang minsan, pero after 3 days na buhay kang muli. Para bigyan kami ng pag-asa, naririnig mo ang aming mga panalangin. Buhay ka, kaya nakikita mo ang aming kalagayan. Buhay ka, Lord. Kaya walang bagay na lililihim sa'yo. Lord, lagay mo yun sa puso't isipan namin. Buhay ka. May ginagawa ka, Lord. Ang gusto mo lang magtiwala kami sa mga pangako mo, hindi sa mga bagay na nakikita namin. Magtiwala kami na totoo ang mga pangako mo at gaganapin mo sa takdang panahon. Huwag sa mga nararamdaman namin, Panginoon. Eh Lord, sa gabing ito, minsan pa increase our faith pag sinabi mo gaganapin mo. Buhay ka, Lord. May ginagawa ka sa buhay ng mga asawa namin na hindi kami nagsasawang idulog sa iyo. May ginagawa ka sa buhay ng mga anak namin na hindi kami nagsasawang idulog sa'yo. Sa aming pangangailangan, sa aming mga kahinaan, sa mga pagkakamali namin, Panginoon. Sa mga bagay pa ng palagay na hinaharap namin, Pari God. Problema sa anak, asawa, problema sa manugang, bienan, problema sa mga taong nakapaligid sa amin. Problema sa business, problema sa pangangailangan, mga babayaran, Panginoon. Problema pa ng palagay God, sa mga trabaho, Panginoon, at pagkakakitaan. Lord, buhay ka, Lord. Kung buhay ang Diyos, may magagawa ka. Kung buhay ka pa ng Panginoon, tunay ka ngang buhay, kaya alam namin, karapat dapat ang pagkatiwalaan. Kaya sa gabing ito, minsan pa, ipaalala mo yun sa aming mga kapatid, sa'yo, Panginoon, may katugunan. Sa'yo, may pag-asa. Sa'yo, may solusyon ng lahat ng bagay. Kaya salamat sa pangako mo, Panginoon. Ako ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, walang bagay na mahirap para sa akin. Lord, sabi mo, Panginoon, sa'yo mga salita, ang hindi magagawa ng tao, Panginoon,
kaya mong gawin sa buhay namin. Ang imposible sa paningin namin, posible sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, lahat ng viewers namin na nakatutok ngayong gabi, iunat mong yung kamay. Basahin mong laman ng puso nila. Hindi man mabanggit ng labi ng lingkod mo. Hindi ko lahat kilala, Panginoon. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nila. Pero buhay ka, Lord. Buhay ang Diyos. Buhay ka, Lord. Alam namin may ginagawa ka. Nagtitiwala kami sa iyo, Lord. May ginagawa ka sa buhay namin. Sa pagsasama ng mag-asawa, sa relasyon ng mag-asawa. Buhay ka, Lord. Yung justice ibibigay mo sa mga anak mong humihingi dito, Panginoon. Lord, buhay ka, Panginoon. Kaya lahat ng bagay kaya mong gawin sa aming mga buhay. Dahil minsan pa sinabi mo, wala na siya rito, sabi ng anghel. Siya'y nabuhay na muli, katulad ng kanyang sinabi. Lord, naganap ang sinabi mo, wasakin niyo ang templong ito, itatayo ko pagkatapos ng 3 araw. Lord, tunay nga, ang templo, Panginoon, na tinutukoy mo yung katawan mo, kung paanong concern ka sa templo, Father God. Kaya salamat po, yakapin mo po ang aking mga anak, ang mga kapatid ko, Lord. Yakapin mo sila, Lord. Yung mga pagod na, Lord, yakapin mo, humingi kami ng lakas. Ang tao napapagod, ang tao sumusuko, ang tao may limitasyon. Lord, bigyan mo kami ng lakas na galing sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayanan. I-motivate mo kami magpatuloy na lumaban sa buhay, lumaban sa pangangailangan, lumaban sa mga sakit ng kalooban, lumaban sa mga sakit ng physical na katawan, anumang sakit at karamdaman in Jesus' name. Lumaban pa yung panigal sa hamon ng buhay. Sa mundong ito, may kapigatian kami. Pero ikaw ang nagsabi, magala kami, napagtagal. Gumpayan mo ang sanlibutan. Kaya ang lahat ng mananampalataya sa Panginoong Hesus ay mananagumpay dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Dahil sabi mo, ang labanan ay sa akin, hindi sa inyo. Ang kailangan lang namin magtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa pagyakap mo sa amin sa gabing ito. Salamat sa kalakasan. Salamat, ikaw ang Diyos. Gumagawa ka ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago. I am the Lord. I change not. Ikaw nagsabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Lahat ng bagay kaya mo, Panginoon. Kahit salamat, Father God, may Diyos kaming masasandal at matatawagan. Salamat po, Panginoong Jesus. At sa gabing ito, tinatas namin sa iyo ang mga kapatid namin, Father God, na tunay nga humihingi ng prayer request, Father God, sa oras na ito. Si Jerry Panday, Panginoon, humingi pa ng Father God ng deliverance pa ng Father God. Si Jerry Panday, Lord, hindi sa pangalan ni Jesus, dinideklara po namin yung deliverance, Lord God, sa mga vices, Panginoon, sa drugs and alcohol, Panginoon, na ngayon ay negative na po ang bunga, Panginoon, Father God, sa kanyang pag-iisip. Hindi na po ang kontrolado ang pag-iisip niya, Lord, dahil sa mga vices, Father God. Lord, in Jesus' name, dinideklara namin ang deliverance ni Jerry Panday, Panginoon. Palayain mo ang iyong anak right now. Hindi ko siya kilala, pero Lord, concern ka sa mga anak mo. Iunat mo ang iyong kamay at dinideklara ko yung deliverance na galing sa iyo. Lord, si Karen Mendoza, Panginoon, linihiling ko rin ang deliverance mo, Panginoon, sa mga disturbing spirit, Father God, mga traumatic experience na nasa puso't isipan niya na hindi matanggal, Panginoon. Sa oras nito, sa pangalan ni Jesus, burahin mo yun sa puso't isipan niya at dinideklara ko yung kapayapaan na galing sa iyo, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Peace of mind, peaceful heart, Father God, at deliverance sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy ko po tinatas ni Father God ang kagalingan, Panginoon, ni Patrick Orpilla, Panginoon, na mahina ang baga at nagpapalpitate yung heart niya, Lord God. Lord, salamat sa healing and miracle, Father God. Lord, hindi pa yung Father God sa aming kapatid na Sister Babes Madrid, Panginoon, let thy will be done, Father God. Dinideklara namin complete healing and miracle sa buhay niya. Lord, si Priscilla Jactin, Panginoon, complete healing sa kanyang vertigo, Father God. Lord, si Raniel Ramos, Panginoon, healing and fast recovery, Panginoon, sa pagkaka-aksidente niya sa motor, Father God. In Jesus' name, dinideklara po namin ang kagalingan sa mga kapatid namin ito na nabanggit ang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, inuutosan namin ang mga sakit at karamdaman sa kanilang physical na katawan. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang kagalingan, ang himala, Panginoon, Father God, sa iyong mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. In Jesus' name. Lord, patuloy ko din po tinata sa iyo yung justice, Panginoon, kay Jim Tolin, Panginoon, na makalaya na sa pagkakakulong. Yung justice, Panginoon, sa kaso niya na hindi naman niya ginawa, Panginoon, Father God. Lord, ipagkaloob mo. Lord, hindi po yung justice, Panginoon, Father God, para kayo, Christian Damaso, Father God. Bigyan mo ng wisdom, provision, Panginoon,
si Fernan and Evelyn Damaso. Lord, sa mga kapatid naming ito, Lord, na humihingi ng justice, Father God. Ang dalangin po namin, Father God, ikaw ang magtanggol sa kanila. Lord, gumamit ka ng mga tao, Panginoon. Lord, thank you sa wisdom, Lord God. Salamat, alam namin, kaya mo kaming ipagtanggol. Sabi mo, Lord, vengeance is mine, sabi mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa justice sa ipagkakalob mo sa mga kapatid namin ito, Panginoon. Lord, pati din po namin tinatasay sa oras na ito, ang personal prayer request ni Nel Ramos, Panginoon, ni Diana Salvador, Father God, ni Gail Lardisabal, Father God, personal prayer request ni Dorina Galad, ni Brother Daniel Lapidante, Panginoon, hindi ko man po alam ang kanilang mga kalaman ng kanilang puso. Sa oras nito, Lord, katagpuin mo, Ama. Ano man po ang kanilang mga personal prayer request, Lord God, hindi man mabanggit ang labi ng lingkod mo. Naniniwala ako, alam mo ang laman ng puso nila, Lord. Katagpuin mo sila, Ama. Salamat sa answered prayer. Salamat sa favor. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan. Salamat sa kapayapaan na galing sa iyo. In Jesus' name, Father God. Lord, pati din po namin tinatas sa iyo, Father God, yung favor mo, Panginoon, kay Gaylord Disabal, Lord, yung protection at favor mo, Lord, na nandun siya sa Qatar, Lord God, at ngayon, Panginoon, Father God, ay na dumadami na naman po ang COVID patients, Father God. Lord, salamat, Lord God, sa protection and favor mo, Lord, na huwag siyang ma-assign, Father God, sa mga COVID patients, Father God. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong anak. Lord God, hindi po kay Arlene Lambon, Paderes and family, Lord God, dalangin po namin yung protection, good health, provision, at patuloy mong pag-ingat at pagpapala, pag-abot ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Lord, din si Elvira Fernandez, Alibo Zamora, Panginoon, salamat sa favor sa kanyang pamilya, Lord God, sa protection, Father God, sa provision mo, Lord, at patuloy mong pagkilos sa buhay nila, Father God. Lord, salamat po. Sa gabing ito, Lord God, tinatas po namin sa iyo, Father God, ang Manila, Panginoon, ang NCR, ang mga probinsya, mga kapatid namin sa NCR, mga kapatid namin na nasa probinsya, mga kapatid na namin na nasa abroad, Father God. Lord, padami na naman ang padami ang COVID virus, Lord God. Lord, dinadalangin namin sa iyo ang lahat ng anak mo na nasa NCR, lahat ng anak mong nasa probinsya, lahat ng anak mong nasa abroad, Lord God. Dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang covering ng banal mong dugo, Panginoon. Salamat, Lord, ang tunay na pag-iingat sa iyong mga anak ay nasa iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo ang aming mga anak. Ingatan mo ang aming mga asawa. Ingatan mo ang mga frontliners na aming mga kapatid. Ingatan mo ang aming pamilya sa tuwing lalabas at uuwi ng tahanan. Mga nakikisalamuha pa yung parang sa mga tao na kailangan lumabas, kailangan maghanap boy. Lord, yung covering mo ay pati kong dinideklara. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo. In Jesus' name. Pati ko din po tinataas, Father God, ang mga birthday celebrant, si Flor J. Batongnog, Elvi Reparia, Winifreda Kasawitan, Princess Nicole Mandilag, Fiona Terish Brasa, and CJ Arshaga. Lord, salamat po sa ang taon na naman, dinagdag mo po sa alam buhay. Patuloy kami nakikigalak, Lord, long life, good health, answered prayer, favor, Lord God, protection mo, Father God, ay patuloy nilang maranasan, Father God. Salamat po sa patuloy mong pagpapahiram ng buhay sa kanila, Ama. Sa wedding anniversary po ni Michael and Maureen de la Cruz, 5 years, Father God, patuloy namin dalangin, patatagin mo ang pagsama ng mag-asawa ko, mag-ipis ang pagmamahalan, mapagtagumpayan mo po sa subok na pagdaanan, at patuloy mong samahan ng pagsasama nila. Sa gabing ito, Lord God, salamat sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang katugunan ng aming mga panalangin. In Jesus' name, dinideklara ang provisions at ng aming mga ilang sa araw-araw. Mga babayaran, mga favors, nagtitiwala kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na magsusulay ng lahat ng ito. Lord, dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang good health, long life, complete healing, complete recovery, miracle sa mga mahal namin sa buhay na may sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong mga latay nagkaroon kami lahat ng kagalingan, lahat ng long life and good health dahil sa pangalan ni Jesus. Lord, dinideklara ko rin po ang intervention sa mga sirang relasyon. Ikaw ang mamagitan, Father God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up.
seals. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. More than I can be.